kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa dito sa Power Cells. Ang topic natin ngayon ay tungkol po ito sa illegal drug and depression, mga kaibigan. At ating pong hinimay-himay din yan para ma-enlighten ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga ayaw masadlak sa kapanglawan ng buhay, mga kaibigan. Lalo na sa mga kabataan na gusto magkaroon ng mabuting kinabukasan. Tutok po kayo dito sa ating programa sa Power Cells, mga kaibigan. At ito po ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, Doctor Ministry Naturopathy. At tayo po, mga kaibigan, ay dadako na po sa ating continuation, no, sa ating topic. Ito ay tungkol po sa drug toxicity. Yan. Ang ibig pong sabihin ng toxin means poison. Ano yan sa Tagalog? Lason, Bisaya. Hilo. Tama ba? Hilo? Paano bang pronounce yan? Hilo or hilo? Sa Tagalog kasi ang hilo ay nahihilo. Lipong. Okay? Yon, mga kaibigan. Drug toxicity. Importante ito, mga kaibigan, para makita ng ating mga kababayan kung ano ba ang toxicity, ano ba ang lason na nariyan. Okay, mga kaibigan. Bago ang lahat, dito tayo sa overview, mga kaibigan. Ang amphetamines, particularly methamphetamine, hydrochloride, have become increasingly popular around the world in recent years and are currently among the world's most widely abused drugs. Grabe po yan, mga kaibigan. By some estimates, there are 30 million amphetamines users worldwide as of 2009 yun. 11 years back, mga kaibigan, yan. Yan ang statistic record, mga kaibigan. Amphetamine users worldwide ay umabot na po ng higit sa 30 million. In-announce ng ating presidente sa Pilipinas, ang drug user po dito sa ating bansa ay umabot na po ng more than, kung di ako nagkamali, 3 million more or less, mga kaibigan. Super dami na po yun. Di ba? So, yan ay compared to 13 million na mga drug user ng cocaine. Kunti lang ang cocaine. Isipin mo yung 13 million. I-compared mo sa more than 30 million. Malaking difference niyan. Okay? 8 million users of heroin. Kunti lang sa heroin. And while cocaine and heroin use have declined, amphetamine use has increased, mga kaibigan. Usually, ang heroin, cocaine, yun po ang ginagamit ayon sa mga eksperto ng mga highly developed countries. Pero sa mga underdeveloped, doon sa mga nagsisikap na makaangat sa ekonomiya, karamihan po niyan ay amphetamine or methamphetamine, mga kaibigan. Yon ang madalas. Yan ay ang shabu, mga kaibigan. Sa mga mayaman, heroin, cocaine. Yan ang marami po, mga kaibigan. Ay mahal man, dito sa mura. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating mundo. At ayon sa mga eksperto, ang user nitong amphetamine ay nag-increase sa buong mundo, mga kaibigan. So, yan po ang malungkot na balita, no? Dito sa ating bansa, kahit na seryoso ang ating gobyerno, ay hindi pa rin mapapatigil. Grabe talaga, mga kaibigan. Ganun kaseryoso ito, mga kaibigan. Pero wala mang magandang naidudulot, di ba, mga kaibigan? So dito tayo sa toxicity. Now, ang signs at saka symptoms ng toxicity ng shabu o anumang mga illegal drugs, mga kaibigan, ay ang mga sumusunod. Arrhythmias. Ang ibig sabihin ng arrhythmias, abnormal palpitation ng puso. Yan. Excessive sweating. Sobrang pagpapawis.
Hindi, ibig sabihin pag pag pinapawis na may profuse sweating ay nagda-drug addict na yun. Hindi po. Yeah, isa yan sa mga symptoms lamang, ha? Hypertension! Nako, wala kang sakit sa cardiovascular, no? Pero magkaroon ka ng hypertension nang dahil sa paggamit ng illegal drug na to. Hyperthermia! Tataas po yung temperature ng iyong katawan. Pero yung flaka, mas grabe yun kasi sobrang taas po. Masira nga ang kidney. Saka sobrang taas. Hindi pwedeng hindi maghubot-hubad yung mga nahay ng flaka. Grabe po. Maglalakad sa street, walang saplot. At parang mga zombie ang mga behavior ng mga tao. Kaya may real na zombie na ngayon. Kala mo sa movie lamang. Okay? Ayan po mga kaibigan. Ano pa po? Insomnia. Hindi na makatulog. Mga kaibigan. Okay? Ilang gabi hindi matulog. Irritability. Oh, ayan. Madaling mainit ang ulo. Mga kaibigan. Hydrasis. Midrasis. Dilation of pupils. Halimbawa, kapag makakita ka ng taong adik na, yung kanyang pupil hindi mapalagay. Malikot, mga kaibigan. Pero, doon sa mga adik naman ng kape, ganun din. Parehas po. Pero, mas significant yung dahil sa mga heroin o shabu, mas significant talaga yung pupil ang likot. Hindi mapalagay, mga kaibigan. Pero sa observation ko po ay yung mga addict sa kape, ganun din. No? Mayroon ding mga behavior ang pupil na napakalikot. Sabihin mo, dito ang tingin. Ah, hindi. Maglikot talaga. Ayan, mga kaibigan. Ha? Isang symptoms yan. Ano pa? Psychosis. Medyo delikado na yan kasi mental problem na po yan. Seizure. Pagkahilo. Malipong ka. Rapid heart rate and tremors. Minsan magsishaking, mga kaibigan. The stimulant effects from methamphetamine can last for hours instead of the minute from crack cocaine. Often, the meth user stays awake for days. Hindi makatulog yan. Buhay siya, gising lagi. So, ang effect nitong drug, hindi ka patutulugin. Alive ka palagi, hindi ka naaantok. After injecting or smoking, the immediate rush or highly is called a swap, short-lived, minutes long. Yan po ang paglalarawan, mga kaibigan. Snorting, ayan po ang snorting. Kita rin nyo yan sa video, o sa PowerPoint natin, mga kaibigan. Within 3 to 5 minutes. And ingestion within 15 to 20 minutes. Causes euphoria. Yan, mga kaibigan. A high rather than an intense rush. Within 15 to 20 minutes. Mga kaibigan. As a high wears off, the user enters a stage called tweaking, where he or she becomes prone to violence, delusions, and paranoia. Ito yung toxicity, mga kaibigan, ng drug. It can really lead to violence, delusions, and paranoia. Some try to buffer through these states by the use of cocaine or heroin. Like heroin and cocaine, methamphetamine can be snorted, smoked, or injected. Tweaking may be mistaken as a cookie and noisy drunkenness. Yan, mga kaibigan. So, ito yung toxicity, mga kaibigan. We are dealing now with toxicity. Okay? The crash happens after the tweaking. Yan. To the binge abuser, with the depletion of body epinephrine, the body crashes into a sleep. Seemingly a lifeless state that may last 1 to 3 days. So ito yung effect. Ilang araw hindi makatulog yan. Alive siya palagi.
ay na-drain ngayon yung epinephrine. Epinephrine is a hormone produced by your kidney, by the adrenal gland, mga kaibigan. Now, it will make you alert and awake. Pag madami yung epinephrine, okay, production, yung cortisol, mga kaibigan, you are alive, you will not feel sleep. Yan, mga kaibigan. Pag na-drain naman yon, oh, grabe talaga, mga kaibigan. Grabing stimulant ito. Oh, kasi toxic nga, mga kaibigan. Eh. Pag na-drain naman yon, wala nang maiproduce na epinephrine yung ano, ating adrenal gland. Oh, di, ang pineal gland naman, mag-produce ng hormone, matulog ka naman, matulog. Ilang araw ka tulog lagi? Tatlong araw? Grabe, mga kaibigan. That is one sign of addiction. Okay, mga kaibigan. During which time the abuse poses no threat to anyone. Wala pa. Okay lang. Okay? After the crash in between bins, the abuser is in a normal stage. Okay lang. Wala pang problema yan. Okay? Kaya mayroon akong naging pasyente sa Luzon, pamangkin niya, hinatid sa clinic. Pagkatapos, sabi niya, itong pamangkin ko, Doc, 3 weeks na hindi makatulog. Sobrang tagal na yun. Natakot na. Kasi isipin mo yung 3 weeks. Magkakaroon ka ng hallucination. So, hindi ka na makatulog, mga kaibigan. O, sawa ng Panginoon, gumaling siya. Okay? O, pagkatapos nung gumaling, bumalik man sa dating bisyo, hindi na tinulungan ng auntie. Mga kaibigan, mahirap talaga, mga kaibigan. Kaya mahirap pasukin yan. Okay? Dahil sa madaling pasukin, mahirap ka makahanap ng daan para makalabas. Ayan po, mahirap diyan, mga kaibigan. So, although there are no acute physical withdrawal syndrome on discontinuation of chronic use, a patient may experience a subtle creeping in or fatigue, lethargy, anxiety, paranoia, aggression, or an intense craving for the drug and even a suicidal state. So ito na, mga kaibigan, hindi na makontrol ang ating mind. Our mind is going into dangerous body language or body movement that leads to violence and even crime or suicidal, mga kaibigan. This is the really the effect, mga kaibigan, no, nitong toxicity ng drug, mga kaibigan. So, just imagine, yung dopamine, okay, yung reward center ng ating primitive brain or the limbic system, ma-drain yung, ano, yung dopamine. Ayun ang hormone na nakakasaya, nakaka-excite. You know, you feel happy, you know. You feel excited. You feel pleasure. Ay, na-drain. Paano na, mga kaibigan? Yan ang toxicity ng drug. Habang marami ka pang maipuproduce, sobrang saya mo. Ay, kung wala na, ay paano na? Yun na yun, mga kaibigan. Parang tinatawag yan na 1D millionaire, mga kaibigan. Sobrang saya mo sa isang araw. Pagkatapos ng isang araw, hindi ka na masaya. Diba, mga kaibigan? Yun, mga kaibigan. So, ito, pag nagkaroon na ng damage, you see here, it is believed that prolonged exposure can cause damage to the dopamine producing from brain cells, with more profound damage on serotonin-containing cells, and concerns are to whether this can contribute to the psychosis seen in long-term users. Wala na, mental disorder na yan, mga kaibigan. So, nakakasira talaga ng ulo yan, mga kaibigan. Okay? Hindi maganda. O, mayroon nga dyan na pagtripan. Mabait naman sana. O, kawawa, napagtripan eh. Umuwi sa bahay, nagbubula-bula ang bibig. Hindi mo makausap, hindi alam kung ano nangyari. Ang history lang, nag-inuman sa mga kaibigan niya, yun ang nangyari. So, nasubrahan siya, mga kaibigan. Kaya hindi na normal ang isip. Okay? Mayroon din po ako naging pasyente dyan sa Digos. Ganun din po.
natatakot siya, mayroon siyang tinatawag na hallucination or paranoia. Yan mga kaibigan. Sama ng Panginoon, after 1 month, umigi din po siya, mga kaibigan. Kailangan lang po ng detoxification yan at saka proper nutrition. At kung mabait talaga ang tao, may determination, may pagbabago po. Okay? Ayon po sa mga eksperto, meth rehab success rate is low. So, ano po mga kaibigan? Ang laki ng ginastos ng gobyerno, may tinulungan pa tayo ng ibang bansa para lang ma-rehabilitate yung mga addict, mga kaibigan, sa ating bansa. Sobrang laking pera ang ginastos ng gobyerno po natin. Okay? Pero ano po yung success rate nito? Is low. Mababa lang po. 93% in traditional treatment programs return to abuse. Just imagine, it's very high. Isipin po yung 93%, yung na-rehab, magbalik talaga. Kasi sobrang addiction po niyan, mga kaibigan. So, nakakalungkot, di ba? Mga kaibigan, so hindi maganda. Okay, mga kaibigan? Now here, another problem. The prefrontal cortex is the more involved part of the brain that controls rational thought and overrides impulsive behavior. So, yung prefrontal lobe natin, ito yung may control sa ating consciousness, conscious mind, mga kaibigan. The limbic system, sometimes referred to as the reptilian brain, controls emotions, hunger, thirst, sleep, and other biological functions. The stimulation of the drug also causes an increase in sexual desire in men and women. Yan po yung nangyari. So, iba po yung limbic system, iba ang function niya, iba din po yung pinaka sa gray matter of our brain. Lalo na yung prefrontal lobe. It is in control of our conscious mind. Pag nag-shut off yung conscious mind, yung subconscious na lang yung gumagana. At yun po ang hindi maganda. Marami tayong hindi makontrol sa ating mga behavior na hindi rational, mga kaibigan. Now, ayon po sa mga eksperto, so mag-increase yung sex mo kapag na-high ka sa drug. According to many research, the drug also causes delayed ejaculation in men, especially sa men. Okay? Now, this can lead to prostration. Bakit po? Hindi na niya ma-enjoy yung orgasm eh. Yung excitement dun sa pleasure, hindi na niya ma-enjoy. Kaya yung mga kalalakihan, they resort to aggressive, bizarre, and even violent sexual behavior. Yan po ang nangyayari sa mga na-addict, mga kaibigan. So sa simula, sobrang grabe. Parang walang katapusang pleasure. Sunod naman, wala na. Hindi na nako, mga kaibigan. So yun na ang hindi maganda. Kahit anong inumin mo pang pasigla, hindi na. Bakit? Nasobra. Nasobra na, mga kaibigan. After excessive drug use, however, some male meth users experience sexual dysfunction. So wala na. Hindi na makatayo si Manoy. So, problema na. Di ba? So, para hindi mangyari yan, mga sir, mag-isip-isip na tayo, iwasan natin yan. Kasi, hindi maganda. Sabihin, moderate lang. Moderate nga. Wala eh. Nakaka-addict yan eh. Hihilain ka doon para lumangoy ka. Pag lumangoy ka na, sige-sigidyan ka na. Mahirapan ka na makaahon. Masarap man. So, yan po ang temptation. Kaya ang panalangin po na tinuro ni Jesus, lead us not into temptation. Huwag kang manalangin na, Panginoon, kahit na ako'y nandyan, kunti-kunti lang po, tulungan mo po ako. Wala, hindi ganyan ang prayer na tinuro ni Jesus. The Lord will lead us away from temptation, not in temptation. Okay, mga kaibigan? Ano ba ang maitutulong ng power cells po sa ating mga karamdaman ngayon, mga kaibigan? Hindi niyo malimutan, no? Atin pong binigyang daan na ang power cell po, mga kaibigan, malaki po ang naitutulong nito, lalo na doon sa mga addict. Okay? Kung gusto nila lang makaalpas, no, dito sa problema ng addiction, mga kaibigan,
mayroon pong malaking na itutulong ang tinatawag na capsaicin, which is cayenne pepper, to help survive dito sa ating mga kababayan na may mga suliranin po sa addiction, mga kaibigan. Kasi kailangan natin na magkaroon ng replenishment doon sa mga vitamins and minerals na nangawala mismo sa ating katawan, mga kaibigan. Problema man din yon. So, it will help us to increase our appetite para makain natin yung mga nutritious food. Huwag yung mga hindi nutritious. Okay? Remember, when our appetite increase, we need nutritional food. Hindi yung masarap pero walang nutrition. Lalong magkakaroon tayo ng problema sa ating mga naramdaman o kung addict tayo, marami tayong mga psychological problem kapag ito po ay hindi ma-address, mga kaibigan. So, kailangan po natin ang healthy diet, mga kaibigan. Full of nutrition, importante yan para hindi po tayo kawawa, no, sa ating sitwasyon. So, we need more nutrition. Nutrition is the most important thing kasi pag addict tayo, our body is being deficient, too much deficient, or B-complex, ganun din po sa mga minerals. Kaya ang daming mga psychological problem na hindi makukorek kasi depleted tayo sa maraming mga nutrients, mga kaibigan. So, we want to replenish that, mga kaibigan. At ang kailangan po natin dito ay ang power cell, mga kaibigan. Now, sa mga may problema sa inflammation, ay napakaganda po ang power cell, no? Lalo na po sa mga kababayan natin, halimbawa addict tayo, no? Ang daming mga inflammation na nangyayari sa brain, sa limbic system, marami po diyan mga abnormalities na nangyayari para magkaroon po ng chance na magkaroon ng rebalance of the function of our brain and our system. We need nutritional approach and we need antiviral, antibacterial, anti-inflammatory. Yan na po yung Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan. Antiviral po ang Power Cell at mayaman po siya sa quercetin, sa allicin, mga antiviral yan, mga kaibigan, ajuin, at diallyl trisulfide, diallyl sulfide. Ito yung mga sulfuric compound na nandiyan po sa allium, sa timum. At ito po ay highly hinahighlight po natin ito, mga kaibigan, sapagkat ito po yung tumutulong para maibsan o ma-prevent yung inflammation na nangyari sa coronary artery, sa daluyan ng dugo, para naturally mag-dilate yung blood vessel, para maayos yung distribution ng oxygen sa brain, sa lahat ng parte ng katawan. Para maiwasan po yung lack of oxygen distribution, kailangan natin ng healthy blood, so we need Power Cell Herbal Capsule. Ngayon, mga kaibigan, ang COVID-19 tuloy-tuloy pa rin pong problema ito. Kaya, mga kaibigan, ang quercetin is antiviral. At ito po ay nasubok din po sa coronavirus at napaka-effective po ang quercetin. Okay? Ganon din po sa dengue. Okay? Napakaganda po, mga kaibigan. So, ang gagawin lang po natin, mga kaibigan, ang ating pong gagawin, mag-take po tayo ng Power Cell Herbal Capsule, 2 capsules, 2 times a day. Sa mga youth, pwede na po yung 1 capsule, 2 times a day. Basta healthy ang lifestyle, maingat po, may social distancing. Importante po yan. Doon sa mga naninigarilyo, remember that, mga kaibigan. 80% ng mga naninigarilyo, they have more ACE2 receptors in their lungs, in their back part of their throat, in their heart, in their colon, in their liver, in any parts of the body, including their prostate. Mataas po yung ACE2 receptors nitong COVID-19. Kaya prone to infection ang mga taong naninigarilyo kumpara doon sa hindi naninigarilyo. Just imagine, 80%. Mas madami silang ACE2 receptor compared to non-smoker. Ayan ha, mga kaibigan. Lalo na ngayon na medyo tinatarget natin yung pinaka-lowest infection nitong COVID-19 sa araw-araw. Mabuti ngayon, medyo higit 1,000 na. O kulang pa yan. Kailangan talaga pababa, 500 hanggang 300 hanggang wala na.
Muri ba? Successful yan. Magtulungan tayo mga kaibigan. Mag-take tayo ng Power Cell Abra Capsule, 2 capsules, 3 times a day doon sa mga may mga pre-existing health problem or condition. Kasi medyo crucial yan. Okay? At by the grace of God, tayo po ay makalampas dito mga kaibigan. Ang ating pong Power Cell Abra Capsule mga kaibigan, ay ating po yung ma-avail sa mga outlet tulad ng South Star Drugs, Mercury Drugs, Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells, and you can subscribe on our YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc, mga kaibigan. Sa muli mga kaibigan, ito po ang gabay sa inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magsasabi sa inyo mga kaibigan na mahal tayo ng Diyos,